Pagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po ay dinig, nadinig sa iba't pang panig ng mundo. So, good morning, good afternoon, good evening, as the case may be. Lalo na po dyan sa ating kinalalagyan sa Estados Unidos. Hello, hello po ang aking mga kapatid na nagselebra ng kanilang Christmas Eve the other night. Si Ate Florence Monzon and the family, at ganyan na rin si Zaldi Rivera and family, at ang aking napakaraming pamangkin at pinsan. At syempre, dito po sa mga kapitbahayan naman natin na bayan, or muna, dito muna sa gitnang silangan, ano? Malakas na malakas po tayo, si Agatha Christy Dalire. Thank you for your gift. Salamat, at naalala mo pa ako, syempre. Ikaw ay mag-ingat sa iyong kinaroroonan. Kayo ay tinatawag naming bayaning manggagawa dahil you work and try to provide for your loved ones hanggat makakaya nyo. Although malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kaya saludo kami sa inyo. Agatha, take it easy. I'll see you soon. Alright, syempre po sa ating mga kapitbahayang neighboring countries, sa Down Under, ka Henry Papel, I'm looking forward to seeing you anytime next year, ano? Yung ating mga umpisahan dyan sa TESDA, ay kailangan maisaayos mo na para nang ikaw naman ay sumulong. Okay, next year will be a better year. Ayan ang ating goal, okay? Si Ka Henry Papel, at syempre sa Down Under po yan, sa Australia, sa Darwin, at yan na rin po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at malakas na rin po tayo sa Myanmar, at ngayon na rin sa Macau, kung saan ang ating butihing wifey ng ating engineer, technician syempre, si Engineer Fred Dalamala, ay naandun ang kanyang may bahay. At syempre dito po Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalong po sa ating mga kapatidang Muslim, Assalamu alaikum. At tayo na andyan ng isang araw sa Cotabato, at very successful po. Tayo ay nakapag-anayam sa matataas na opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, no less than their Deputy Chief Minister, Minister Makakwa, at yan na rin ang kanilang spokesperson, Minister Najib Sinaringbo, at ang isa pa nating kawani at opisyal na nangangasiwa ng Direct Investments and Tourism, si Ms. Rosalina, Ms. Rosalina Sinaringbo, ang wife ni Minister Najib. But we will talk about that bukas or sa Miyerkules, dahil syempre makakasama natin ating katandem, no less than ka Ali Makabalang, ang ating Pangulo ng Barm Press Corps. Kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, siya po ang kauna-unahang ipinalaga na Pangulo ng Press Corps. At tayo po ay talagang nagpapasalamat sa kanya. Without him, di po magiging maisasagawa yung ating pagbisita dyan. At syempre, thank you for all your support. At ginawa po nila akong associate member ng Barm Press Corps. At syempre, sila Dong Kusain at ang mga kawanit opisyal pang nakasama natin dyan. Saludo po kami sa inyo kasi imagine, autonomous na po sila, at syempre may uphill battle na matatawag dahil hindi naman po ganun kadali magsarili o maging autonomous. May mga birth pangs na tinatawag, but nung tayo makapanayam sila, inassure nila na kayang-kaya na nila maging autonomous. Parang sa Amerika, federal state po, no? So more on that on Wednesday, abangan nyo po. Meanwhile, syempre po pag Lunes, ano pong inuuna natin? Buong linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, ang ating programang Sulong na Bayan ay syempre ang layunin ay makatulong. But more than makatulong, unahin po natin ang pinaka-importante sa lahat, maipabahagi sa buong sang mundo, or to the ends of the earth, so to speak, ano, to make known to the ends of the earth, so to speak, ang good news. Ano po yung good news? Syempre, ang salita ng Panginoon. At syempre, tayo po nagdiselebra ng kanyang kapanganakan, ang birth of our Lord Jesus Christ. Itutuloy ko lamang po yung ating na bahagi na ng isang linggo na kung saan tinatanong ko po kayo, ano nga po ba ang significance o anong importansya na siya ay pinanganak dito sa ating mundo? Ano po ang purpose? Kasi karamihan po sa atin,
Siyempre, huwag kayo ma-offend. Lahat puro busy. Naghahanda ng Noche Buena, pagkain, spaghetti, macaroni, lahat na nang handa. Kung may turkey pa o kung ano mong ipagpat sa mutsaring dishes, pagkain. So, celebration po yun. Yes, celebration po yan. At reunion, di po ba? At fun, joy, at karaoke kung meron man. Dahil na nagbalik na sa normal. Puro po ito fun. Yes, gusto po natin yan. At exchange gifts, lalo na gifts. Pero ito pong gift na dapat ma-realize ng bawat isa po sa atin, ito po ay napaka-special na gift. Gift of salvation. Na pagka kayo po ay may regalo, di ba po tatanggapin nyo? Papasalamat po tayo dahil nagkaroon ka ng regalo. Tatanggapin mo. So ito pong gift of salvation na ino-offer ng ating Panginoon, dapat tinatanggap po natin. Yun po ay tanggapin natin siya as our Lord and Savior. Yun po ang meaning at purpose bakit siya pinanganak. Bakit siya pinanganak? To save us. To save us. Siya po ang tagapagligtas. Siya lamang po, wala nang iba. Hindi ka pwedeng tumingin sa ibang prime minister o world leader kasi hindi po nila kayang iligtas ang sangkatauhan. Pinadala po ang ating bugtong na anak. Pinanganak siya sa Sabsaban. Can you imagine? Karamihan sa atin, siguro naman pinanganak or sa isang dissenting clinic o ospital o madrona. Pero siya, sa Sabsaban, ako, I cannot hack it. In other words, parang beyond comprehension. Sabi mo mga hayop, manok, tupa, at amoy-amoy siguro ng Sabsaban nga. Bakit doon siya pinanganak? So ito pong lahat ng ito ay prophesied ni Isaiah, Prophet Isaiah, 750,000 years ago, sinasabi niya, a virgin will give birth. Sino po yung virgin? Eh, di si Mary. Siya po ay 15 yata o 16, kung ako'y hindi tama sa aking, kung accurate man o hindi, but thereabouts, mga 15 anyo o 16 years old, no, siya po ay nagbuntis sa ating Panginoong Jesus. Samantalang, di po ba, hindi naman siya kasal. At ganyan din, engage pa lang sila ni Joseph. Pero again, ito po ay misteryo. Lahat po ito pinrophesized several thousand years ago na magkakaroon ng virgin birth. And she will give birth to a son called Emmanuel. God be with us. Yun po ang ating Panginoong Jesus. Para ano? Para magsaya tayo, mag-Christmas party, mag-Christmas kringle, mag-handaan, mag-saya and all. Hindi po agad-agad na ganun. Bakit po? Siguro, buksan nyo ang inyong banal na kasulatan para maintindihan nyo po. Mag-research kayo ng kaunti na ito ang sinasabi dito ay naging sobra-sobrang makasalanan ang tao. Naging mayabang, naging greedy, o wicked. In other words, yun ang description. At mga world leaders ay nagkukuhaan o nag-invade, kinoconquer nila as much as many countries that they can conquer. At ito ay nilulut or kinukuha nila. Napaka-wicked ang description. So sabi ng Panginoon, ako, nalulungkot ako. Ginawa ko ng maganda ang ating mundo. At yan, nagkaroon ng pride at naging sinful ang sangkatauhan. I think kailangan nila ng Savior. So talagang ang kailangan po natin, Lord, Panginoon, at tagapagligtas. Kaya po siya ipinanganak. Hindi po siya basta para pinanganak dahil tayo nga ay again, ito yung ating tradisyon na tuwing sasapit ang ganitong Kapaskuhan, nagsasaya. Kailan po maintindihan natin ano ang significance, ano po ang kabuluhan, bakit siya ipinanganak. Ito po ay bigyan tayo ng kagandahang gift of salvation, kaisa-isa, pinakamahalagang regalo, gift of salvation nga po ang tawag doon, upang tayo ay maligtas sa lahat-lahat-lahat po ng kasalanan ng mundo. Kasali po tayo doon because again, napakalinaw sa scriptures, Holy Scripture says, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Wala pong righteous, wala po ni isang pwede mag-claim na siya ay banal at walang kasalanan. Lahat po tayo, maski ako, laksa-laksa po ang kasalanan ko. Paglabas ko lang ng aking condominium at nakakita ako ng basura at makaamoy ako ng hindi magandang maayos na amoy, aba,
eh, somehow tumataas na po yung boses ko. Doon pa lang po nagkakasala na ako kasi hindi maayos ang pakikitungo ko sa kapwa ko. So, maliit, malaki, menial, mortal, wala pong ganong kasalanan. Lahat po yan still is a sin. S-I-N. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Eh, nung araw pala, talagang pag binuklat nyo ang ating Holy Scriptures, napakagrabe ang mga kasalanan. Paganism, ano po, idolatry, sinasamba nila ang iba't ibang ano, gawa ng kamay ng tao. Ano po, minsan pati yung si Prince, si King Xerxes, kung yan ay makikita nyo sa scriptures, eh anak niya, pinasunog niya, kasi yun yung ritual. Binagkaloob niya anak niya para lang akala niya maliligtas yung buong kingdom niya dahil gusto niyang ma-retain ang lahat ng kanyang kingdoms. Unfortunately, lahat yun ay nag-annihilate, na wala, pinalis ng Panginoon dahil napaka-wicked. Ngayon, kulang pa yung pagpalis ng Panginoon dahil sunod-sunod ang Assyria, Samaria, Judah, lahat po yung mga bansang yan, nag-aagawan. Gusto nila sila yung mas powerful. Tapos, they turn into spiritism, lahat po ng mga soothsayer, lahat ng mga huhula, lahat ng mga abominable acts ginagawa po nila. Hindi katanggap-tanggap po yun sa Panginoon. At abomination ang tawag at turing doon. So kung yan po ay ginagawa ngayon, mga siguro sa ibang bansa, meron silang spiritualism or mga ano ba, ritual or tradition, somehow, hindi po yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. So sabi niya, sige, for God so loved the world, ito po yung ating memory verse. Alam na alam po ito ng sangkaramihan dahil ito ay napaka-pamosong verse. Ayan. Naku, nawala yung audio ko. Sana tayo pupunta ngayon. Ang ganda-ganda pa naman ng ating, ayan, balik ba tayo? Ang ganda-ganda pa naman ng aking kailangan matutukan nyo po ito. So, may audio na ba tayo, Maika? Bumalik na ba tayo? Paumanhin na po. At again, we're experiencing itong ating technical intermittent connection. Okay. At ang Zoom ay nawala naman daw. So, yes. Malinaw pa ba tayo, audio, or may wala? Yan talaga ang style ng kalaban. Pagka na somehow binabahagi mo ang salita ng Panginoon, biglang siya ay sasali sa mga ano, sa kalokohan at pupugsain or titigilan. Yan po kasi ang trabaho ng kalaban, to steal, kill, and destroy. Dapat alam nyo po ano, alam nyo po ang pakana ng kalaban para armado kayo pag sila ay umatake. Di po ba? Sa labanan, sa gyera, dapat meron kang armas, may baril, may sungkal, may kung ano-anong mga weapon para ikaw ay hindi matalo. Yun din po ang gagawin natin. Para po tayo armado, we have to have the word of God. Kasi yun po yung truth. Truth that will set each one of us free. Lahat dyan, armado tayo. Hindi tayo ma... Yung katunggali natin, eh sorry na lang, may panlaban tayo eh. At saka tayo ay matatawag nating hindi lang well-armed, pero sure na sure na victorious tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Siya yung word, siya yung ano eh, sword, word tuloy, the sword of the spirit. Alam nyo yung full armor, battle gear ng ating sangkatauhan, ay kailangan meron tayong helmet of salvation, may breastplate of righteousness, may sword of the spirit, yun, pantundos sa kalaban, and the belt of truth, syempre katotohanan lang yung ating gustong lagi ibahagi, at ganun na ating paa eh, ang ating feet of peace, of comfort, ano. So kung armado ka, eh di hindi ka para maalarma, mag-worry, yun po yung ating one verse a day keeps all our worries away, di po ba? So tuwing Lunes, John 3:16 po tayo ngayon, because for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Pinagkaloob niya po at nanganak po si Virgin Mary at niluwal ang ating Panginoong Jesus
sinless, blameless, untarnished, and yet ano nangyari po? After 33 years pinako sa cruise, he was what? Bruised, shamed, spit upon, despised, rejected. Lahat po ng yan ay somehow tayong tao, nararamdaman natin yan dahil tao po tayo, di po ba? Eh, nagkatawang tao din po siya, so naramdaman niya yan. Kahit siya ay Diyos, pero nagkatawang tao eh. Pinagkaloob siya sa atin ng Panginoon dahil mahal na mahal na mahal na mahal po tayo na ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So tayo po dapat maniwala sa Kanya. For whoever believes in Him, ito ang good news, shall not perish. And anong susunod? Will have eternal. Eternal. Ito yung may forever. Kasi ang hiling po natin sasabihin, oy, may forever ka ba? Sino ba yung significant other mo? Boyfriend, asawa, kapatid, friends, forever ba kayo? Diba? BFF. Ito po ang totoong forever. Because ang promise niya, you will have eternal forever fellowship with Him. Eternal life. For whosoever believes in Him will have eternal life. So, napakasarap pong namnamin na ito ang kanyang salita na pinangako na hindi napapako. Ito po ay lahat may sasakatuparan because every word that we learn dito sa ating aralin tuwing Lunes, one verse a day keeps all our worries away, it will not return void. Lahat po yan ay in its perfect time, mas maiintindihan nyo. Again, God has a perfect time for everything. Time to be born, time to die, time to sow, time to reap. So, His timing is never too late. His timing is never too early. His timing is always perfect. So, yung timing na sasabihin nila, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo slowly eh. Hindi ko paramdam yan eh. Yung sasabihin mong, kailangan armado ako ng ganito, ganyan-ganyan. Lagi nga akong talo sa mga labanan. Tapos, ito may COVID pa yung anak ko. Tapos, kulang pera namin. Di namin alam paano namin malalabas sa ospital. Andami, litanya po ng problema yung ating nakukuha, no? Buhat nung tayo bumalik sa Estados Unidos, nandun pa lang ako, isang katutak na problema na po ang aking nakukuha. At by God's grace, lahat naman po ay natutulungan at nareresolve natin ng unti-unti. Kasi meron isa po doon talaga ang sinasabi isa sa problema yan, no? In fact, kasamahan natin siya dito sa Aliu Broadcasting Corporation. Isa sa kamag-anak niya ay sinasabi, hindi po maayos ang pagkakaloob ng employer niya sa kanyang wage, salary, may problema. So yan po ay somehow matutugunan natin. So samot sa rin problema po yan na araw-araw na problema. Kaya lang, ang sinasabi ko po eh, kung tayo po ay armado ng salita ng Panginoon, yung mga problema niyan, mas madali natin maresolba at victorious ang magiging resulta. Kasi kung wala po tayo sa Panginoon, mas worried tayo. Kaya hindi nga natin alam katotohanan, di po ba? Eh kung alam mo po ang katotohanan, the truth will set you free. Ah, ganun pala yun. Ito pala mga pamamaraan na pwedeng gawin. Kaya pala naman nagkamali ako dun sa isa. Kasi kulang aking learnings. Kailangan kompleto or armado ka ng kaalaman. Yun yung sinasabi natin na weapon. Armas natin sa pang-araw-araw. Kasi sa araw-araw po talagang trabaho ng kalaban is to steal, kill, and destroy. Steal your joy. Steal your happiness. Bigla kang palulungkutin. Bigla kang bibigyan ng problema. And then eventually, ano mangyari? Meron pong killing. Mapeperish ka. Kasi masyado ka nang depressed. Now, steal, kill, and destroy. So, na-destroy yung sangkatauhan. Ikaw na dapat ang dami mong goals na plano at dreams shattered lahat yan. Pero kasi kulang ka po sa kaalaman. So, aarmahan nyo po ang inyong sarili araw-araw ng ng katotohanan. Ano po yun? Yun po ang banal ng salita ng Panginoon. Wala na pong iba. Magbasa ka kayo ng lahat ng klaseng libro, philosophy man yan, history book, math book, o science book, lahat po yan, temporal. Pwede mawala lahat yan in a wink of an eye. Unlike ang book of all books, ito po ay hinabi, hinirang, at ng mga eksperto sa Bible scholars, lahat po yan. At ang isang katangian po yan, it is God's Holy Spirit breath.
yaan ay hiningahan ng ating Panginoon para yaan ay banal. Holy nga po eh, holy scriptures. Cannot match beyond compare. It's God's word because His word is a lamp unto our feet and a light unto our path. And again, the word, sabi, in the beginning was the word. Di po ba? Wala namang creation kayo nakita nung unang panahon. But God's word, sinabi niya, let there be light, there be heaven, earth, mountains, hills, animals, plants, all sizes and shapes, flowers that bloom, and lahat ng creation hanggang kay Eva at Adan. Lahat yan ay sinalita, binigkas ng ating Panginoon. So again, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Yan po ay kailangan nating namnamin kung tayo kumakain ng pagkain para lumakas ang ating mga pangatawan. Ito naman po ay spiritual na pagkain na namnamin natin po dito na tablet of your heart, at yan ay every single day meditate on it day and night, kasi we have 24/7. Aba, siguro naman may oras po kayo, maski 7 minutes para namnamin. Ang akin lang po ay mas maganda unahin nyo po. Kasi yan ang sinasabi sa Proverbs 3:5-6. Put Him first in everything you do, so He will direct your path. Kung gulong-gulo na po kay Espanyol, naku, paano ko ba di-decision nando? May pandemic nga, pero pinapapun-uwi ako sa Pilipinas. Kaso itong trabaho ko dito sa Qatar, napakaganda. Ano kayang decision to? Put God first. Siya unahin nyo, tanong nyo sa Kanya, kausapin nyo siya. Pray without ceasing. At yan ay pagkakaloob sa inyo ng malinaw, with clarity, kung ano ang desisyon o plano ng Panginoon sa iyo. Hindi para magtanong ka kay President ganyan, kay Prime Minister ganyan, hindi. Only God knows. Even before you ask, alam niya na eh. So, ba't ka pa magre-rely sa iba? So, okay. Sa ating pagbabalik, tatanungin natin yung ating magiging kapanayam. Ano nga ba ang significance? Bakit pa nga pinanganak ang ating bugtong na anak ng Panginoon na Hesus Kristo to save us from all our sins, paid in full, di ka na kailangan maghirap, and redeemed us, di po ba ang sarap, to give us eternal life. But we have to pause for our station break. Philippine Stand Time is 3:30 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, ang babalik pong muli ang ating programang Sulong na Bayan. At syempre po, gusto ko lang i-greet very quickly ang aking brother. Kanina ay nagdaan dito si Yusek Robert Rivera, ang kasama ang kanyang lady love, Eliza. So, drive carefully and Merry Christmas. Happy New Year ulit. Hopefully, you'll enjoy the gift. At pakibigyan na rin kay Ate Chari yung ating gift. Alright? Okay. Kanina, before we pause, nandun po tayo sa question na alam po ba ninyo bakit o ano ang purpose o ano ang layunin at bakit pinanganak ng ating Panginoon. Hindi basta-basta para lang mag-celebrate, mag-karaoke, mag-exchange gift, at hindi nyo maintindihan ano yung sineselebra nyo. Bakit siya pinanganak? Kasi di ba pag may baby tayong bago, uy, naku, ang ganda, may bagong baby, katulad yung aking kapatid na si Zaldi. So, siya ay pinanganak, at syempre, yun ang kanilang layunin, magkaroon ng another anak. So, may purpose. Pero ang Panginoon, naisipin na po ba, ano ang layunin, bakit siya kailangan pinanganak? Okay, nakatune in din si ating Caruel Lusong Yumol. Hello, hello po, ang act party list dyan. Take it easy, i-interviewin ka namin anytime next year para maintindihan natin yung update, ano? Okay, nasa kalang linya ng komunikasyon. Siyempre po ang ating katandem pagka meron po tayong mga memory verses. Alam ko napaka-busy niya, so hindi ko na po patatagalin pa ang spiritual coach ng Goshen Ministries, no less than Ate Avic Antonio. Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year po, Ate Loli. Merry Christmas sa lahat-lahat po na nakikinig. Ayan. Pag sinabi kasi Merry Christmas, karamihan batian yan, Merry Christmas. Pero hindi niya alam what's really the actual layunin or goal ng Christmas. So kanina yan ay aking somehow na ibahagi na, no? Ito ang ating Panginoon pinanganak para iligtas tayo, to be our Lord and Savior, to give us the gift of salvation. Yun ang talagang purpose
na dapat pagka-gift yan, dapat tinatanggap natin na atin siyang Panginoon at tagapagligtas. Kasi wala nang ibang tagapagligtas. Pakilaliman nga ng kaunti, anong layunin, Ate Avic, ng pagpanganak sa ating Panginoon? Amen. Opo, pag kasi pag sinabi natin Christmas, kadalasan lalo na sa panahon natin ngayon, parang commercialism na nangyayari na hindi masama na maghanda, hindi masama na bumili ng mga gifts, hindi masama na i-celebrate ito ng with festivity ba na tinatawag natin talagang bongga. Wala pong problema doon. Kaya nga lang sometimes nakakalimutan na natin yung talagang essence o yung talagang meaning ng Christmas. Sabi ko, pag nagtanong ka na sa tao kung, alam mo, 10 katao yung tinanong mo, kung ano ang Christmas sa kanila, iba-iba ang sagot niyan. Right. Mayroon nagsasabi giving, mayroon nagsasabing gift giving, mayroon nagsasabi na ham, mayroon nagsasabi na kung ano-ano. Pero, kung tinapong natin na igi, ano ang Christmas, sabi po sa Matthew 1 verses 21 and 23, sabi niya, and she will bear a son and you shall call him Jesus. Amen. For he will save his people from their sins. So, sa kapanganakan pa lamang, bago pa lamang ipanganak si Christ, prophesied na, sinabi na ng anghel kay Maria na magkakaroon siya ng isang anak, magkakaroon siya ng anak na papangalanan mo siya na Jesus or Emmanuel, no, o Christ. Dito, mula dito sa ano na ito, sabi niya rito, babasahin ko lang po ng maayos para hindi ako magkamala. She will bear a son and you shall call him Jesus for he will save his people from their sins. So, doon pa lamang, sa kapanganakan pa lamang ni Jesus po, ay dapat po natin maunawaan na meron na kaagad layunin. At yun ay ang sinasabi doon na he will save his people from their sins. Ngayon, sabi niya, at makatitingnan po natin yung verse 23 doon, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him his name Emmanuel. So dito po sa dalawang verses na ito, makikita po natin yung kapahayagan ng ano nga ba talaga ang Christmas. Bakit nga hindi po natin pagtatalo-talo na kung yan nga ay talagang December 25 o yan ay pinanganak sa April yan sa calendar ng Jewish calendar. Hindi po natin pagtatalo na yun. Ang bibigyan po natin ng emphasis dito ay merong ipinanganak na isang lalaki, isang bata na siya magiging tagapagligtas. Ililigtas niya. At ito, napakaganda nung salita niya rito, na he will save his people from their sin. So from the start, alam na niya kung ano yung purpose niya, alam na niya kung ano yung talagang gagawin niya sa mundo. So, makita po natin dito, birth lang pinag-uusapan. Kasi, bigyan po natin na mas malalim na meaning ng konti, yung Christmas. Pag sinabi po natin Christmas, ang naaalala lang po natin kasi ay yung kapanganakan. Pero kailangan din po natin maalalahanin na bakit siya ipinanganak. Right. Yun ay sinasabi rito, para siya, tubusin niya ang kanyang mga anak sa kanilang mga pagkakasala. Ito, nung pinag-aaralan ko po ito, maraming niyo po yung sinasabi, for he will save his people from their sins. Meron tayong tinatawag yung possessive pronoun, yung his, yung kanya, yung nanampalataya sa kanya, yung tumanggap sa kanya. Hindi po lahat ng tao, sabi nga po natin, ay anak ng Diyos. Only those who believe, only those who receive. Kaya napakahalaga po nito na maunawaan natin na during Christmas time, ito po yung dapat natin ipagpasalamat na tayo ay tinawag ng Panginoon. Tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay tinatagpo ng Panginoon. And from there, sabi nga po natin na hindi tayo dapat matakot dun sa ating kinabukasan. Hindi tayo dapat matakot dun sa yung kawalan ng bukas. Kasi sa verse 23, sabi niya rito, and they shall call him Emmanuel. Okay. God is with us. Kaya nga, lagi namin yung dinidiscuss, lagi namin sinishare dito sa church po, na kung si Kristo ay kasama mo araw-araw, at sinasabi rin, kaya nga ang Christmas po ay hindi lamang December 25, but it is a relationship with God na araw-araw na dapat po tayo ay merong pagsasaya, meron tayong tinatawag na pagpapasalamat, meron tayong tinatawag na pakikipag-communica sa ating Panginoon kasi araw-araw natin siyang kasama, hindi occasional. Kung kalang-kalang masaya, sakalang naroon si Jesus, hindi po. Kasi ito, una-una, sabi niya, ipinanganak siya para tayo iligtas. Pangalawa, he is with us all the time. So, yung ating bukas ay hindi natin dapat katakutan kasi
kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon. And sovereign Lord siya eh. So, He's there and everywhere. Tangan-tangan niya tayo. Kung yaan po ay naiintindihan ng sangkatauhan ngayon na nakikilig sa atin sa ibang panig ng mundo, kasi karamihan sa kanila, Ate Abby, kaya nagdaramdam, yung iba may hurt, may envy, may iba-ibang klaseng emotions, roller coaster emotions na walang kasiguraduhan, tapos may COVID pa. Ito na po ang good news. Tanggapin niyo po siya. Kasi pagka ikaw ang niregaluhan, di ba tinatanggap po naman? Ito po ang best gift ever. Gift of salvation. Na maintindihan ng bawat sangkatauhan na ito ay iligtas ka sa lahat ng iyong kasalanan. Kasi yung Prophet Isaiah, para malaman din ang karamihan, buksan niyo po yung chapter niyan. 66 chapters din yan. Parang book, parang Bible din yan eh. May 66 chapters siya na nakalagay dyan. Yung lahat ng propesya niya nangyari. Yung iba, mangyayari pa sa Revelation. Pero ito, a virgin will give birth to a son and you will call him Emmanuel to save us from our sins. Kasi napakagulo ng mga araw ng mga panahon na yon. Lahat ng tao, wicked, Ate Avic. Ano yung wicked? Lahat ng kukuha ng hindi kanila, mga bansa, mga prime minister, kanya-kanyang away sila, invasion dito, conqueror dito, katulad nangyayali ngayon sa West Philippine Sea, sa Russia, sa London, sa America, sa Japan, lahat sila may kanya-kanyang motive. Yan po ay nangyari na, hindi na po yan nakakagulat. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, magpapadala na ako ng Mesiya. Kaya ipinanganak ang Panginoon to save us from all our sins. Dahil lahat po tayo, for all have sinned and fallen short of the glory of God. So, walang righteous na magkiklaim. Ay, wala akong kasalanan, banal ako, hindi ako nangungupit, hindi ako nag-adultery, o lahat, hindi ako mampatay. Still, lahat po tayo, paglabas nga natin ng ating kwarto, minsan nakakapagsalita ka na hindi makatanggap-tanggap. Yun, kasalanan rin po yun. So, thing is, ito ay umuulit ngayon. Ang sabi ng Panginoon, ito ng oras, tanggapin niyo po ako, tanggapin niyo po ang binigay ng Panginoon, gift po yan of salvation, for you to accept Him as your Lord. Walang ibang Lord, walang drug Lord o King Lord o kung ano man, eto Lord of Lords, siya yan. And Lord, na tagapagligtas, Lord and Savior. So, sino magliligtas sa'yo? Si Pedro, si Juan, o si Prime Minister, ganyan? Tao, hindi. Wala. Only God can save us. Eh siya, sinless po yan, nung ipinanganak. Walang untarnish, unblemish. And yet, nagpakamatay sa krus. Can you believe that? Para lang tayo ay masalba sa kasalanan mo at kasalanan ko. Naku niya lahat ng magkakasala natin. Eh, naku niya yung sumpa ng kasalanan natin. Dapat tayo ang mamatay. Pero tayo dapat ang pinakulong. Right. Pero hindi yan naiintindihan ng karamihan mga kabataan ngayon. Pag sa mong Christmas, munita-munita ang unahin. O sino kayo to spangle po? Gift ka agad yan. Puro pagkano kayo yung regalo ko? Ano kayo dapat ibigay ka ganito, kay ganyan? So, nasaan na yung essence at significance? Bakit siya ipinanganak? Purpose yan, predestined kasi dahil sa sabsaban, yan yung imagine dun siya pinanganak. Pwede naman siya ipanganak sa St. Luke's o kung anong hospital yan. Pwede naman siya ipanganak sa Greece Hotel. Exactly, sa Israel, ang gaganda ng mga ospital doon. Eh, bakit sa sabsaban? At ito ang nanganak, isang birhen na 15 anyos, wala pang asawa, engaged pa lang, hindi pa nag-aasawa. Dito, tataas na kilay mo, bakit nabuntis si ganyan? Lose pa lang, may buwan na. Oo. Eh, yun po, lahat ng yan ay predestined. Lahat yan ay pinlano ng Panginoon. So, lahat po yan, somehow, sinasabi sa atin ang meaning. Magiging makasalanan dahil yumabang ang tao, nag-Tower of Babel pagkatapos ng Adam and Eve. O di yumabang lahat nasa adulteries, nasa ano ba yan, yung spiritista, naniwala sa mga soothsayer, paganism, idolatry. Napaka salbahe, meron pang anak si Prince Xerxes, kinikwento ko nga kanina. In-offer niyang pasunugin ang anak niya. So, hindi kulang, nandun sa Book of Isaiah, chapter 28 yata, hindi alam ng tao ang katotohanan. So, kaya ang Panginoon nandito para alamin natin katotohanan na siya lang, walang iba, walang iba kang pwedeng magligtas sa kung ano man yung merong kasalanan ka ngayon. Hindi pwedeng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, hindi kung hindi sila makakapagligtas sa'yo, even best friend mo. So, yung kinasasadlakan po natin ngayon ay sobrang dumi. Sorry to say this, pero dapat po naiintindihan nyo bago matapos tong taon na to, na pagdating ng 2022, talagang magsisi na po kayo.
dahil hindi na natin, hindi po ako nagbabanta or something. Sinasabi ko lang po yung naaral namin itong the past 2 weeks sa Book of Isaiah. Mm-hmm. Pinrophesy po lahat dyan. At kakaunti, sabi nga ni Ate Avic, ang maliligtas. Yan ang sad truth. Only those who believe. Only those who believe. Ang konotasyon po kasi Ate Loli ay ganito. Ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yes. Hindi po. Ang sinasabi po ng Biblia, ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Nilalang. At tinawag niya itong good, maganda, maayos. Pero dahil nga sa kasalanan, sabi nga natin, nahiwalay ang tao. Pero ang sinasabi, kaya nga pinanganak si Kristo, sabi nga natin, upang tayo tubusin sa kasalanan niya, sa pagkakamali na yan ang unang mga magulang natin. And then, sinabi sa John, sa John 1, na ang only those who believe, doon lamang sa nananampalataya. Mm-hmm. Lahat ng tao ay nananampalataya na meron Diyos, pero hindi lahat ay tumatanggap na si Jesus. Tatanggapin. Yung po ang difference natin. Mm-hmm. Only those who receive, only those who believe, God gave them the right to become the children of God. Okay. So, hindi po lahat ng tao. So, sinasabi nyo lang yan kasi gusto nyo kayo lang maligtas. Hindi po. Yung po ang sinasabi ng Biblia. Yung po ang talagang reason kung bakit ipinanganak si Jesus. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na hindi lang natin dapat sinacelebrate ang Christmas na birth of Christ. Mm-hmm. Pero ito po ay sabi nga po natin na ang Christmas po without the cross, wala pong meaning. Kasi sabi nga po nung binasa natin kanina, you shall call him Jesus for he will save his people. Yung po ang main reason kung bakit siya pinanganak, ay huwag po tayong matapos doon sa festivity na pinanganak. Hindi po, meron pa po ka na dyan. Kaya siya pinanganak dahil sa purpose of mga kasalanan tayo. Hindi natin kayang isalba ang sarili natin. Hindi natin kayang. Kaya kung titignan lang natin yung maganda, bakit ba hindi? Talaga naman nakakatuwa pag ang bata ay merong bata sa pamilya, merong mga apo. Ako, sana magkaroon na rin ako ng apo. Wala pa tayo. Parang layo pa yan, no? Kaya kung merong baby sa family, o kaya mas hindi natin kapitala, nakita mo lang, ngiti ang kanilang. Napakasarap. Naubos na yung pagod. Napakasarap na nakakalambot ang puso, sabi nga natin. Ganon din si Christ. Tignan po natin sa kabilang perspektibo na sa yung hindi lang tayo natatapos dun sa birth na yan. Kasi marami po, sabi nga po natin na natapos na. Parang huminto na yung sa kapanganakan ni Jesus, lumaki po si Jesus. After 30 years being dito sa mundong ito, napakatawang tao siya. Kaya hindi po siya nananatiling baby Jesus. Right. Siya po ay naging mama. At nagministeryo sa mga tao. Nagpagaling. And he was able to feel all the emotions. Nasaktan siya. He was betrayed. He was bruised upon, shamed, and spit upon while carrying the cross. Lahat ay binasto siya and all. At yun nga, pinako pa. Imagine, pinako. Pag binabasa ko nga po yung parte niyan, sabi ko, sa tao, pag yung pinahiya ka, kaya mo pa eh, malalabanan mo. Kaya nga lang, habang binabasa ko po yung paghihirap ng Panginoon, yung binatukan siya. Ay talaga nung una ko, nagkaroon ako ng impression doon na naku po, talaga nakaka-degrade talaga niyan, yung babatukan. Shamed and despised and rejected. Talagang binusabo siya, kumbaga. Pero doon sa mga nakikinig sa atin, Ate Avic, yun ang gusto kong paalala lang, huwag po kayo masyadong siguro ma-hurt ng gusto kasi dinanas po, nagkatawang tao ang Panginoon, dinanas mm-hmm. din niya po yung dinadanas nyo. Kung kayo ay nalimlang, na-scam, mas higit pa dyan. Dahil imagine, lagyan ka ng tornilyo o ng pako sa cruz. Paano kaya mo ba yun? Hindi. Kaya again, ang significance ng Panginoon na pinanganak, tatandaan po natin, makasalan po tayo lahat for all have sinned. Kasi akala natin righteous na tayo dahil hindi nga tayo nang iisa, hindi tayo sisinungaling halimbawa, o lahat ng ginagawa natin, nagdo-donate tayo sang katutak sa Typhoon Odette. Hindi po yun ang puntos. Kailangan po tanggapin nyo po ang binigay na regalo ng Panginoon, kaloob ng Panginoon yan. Pag natanggap nyo po, buhay na walang hanggan, forever, yung tinatawag natin, may forever pala tayo, Ate Avic. Siyempre, BFF natin ng Panginoon, may forever, kung tatanggapin. Meron pong tanong dun, tanggapin nyo po ba siya, magkakarelasyon kayo sa kanya, araw-araw nyo po siyang kakausapin. Kung yung mga asawa nyo, di ba araw-araw kayo nag-uusap, mga anak nyo, mahal nyo sila Ito po ang Panginoon.
kailangan kinakausap natin siya at sinasangguni natin lahat sa kanya. In fact, put him first, sabi sa Proverbs 3:5-6. Put him first in everything you do so he will direct your path. Kasi gulong-gulo na po ang mga sinasabi ng social media, ito iboto mo, ito ang paniwalaan mo, ito si ganyan, lahat ng dahil fake news. Sino po ang pwede magsabi ng totoo? Siguro sa dami po nang yan, unahin nyo ang Panginoon. Tanungin nyo sa kanya, buklatin nyo ang kanyang banal na kasulatan dahil yan lang po ang book of all books, God breathed spirit, Holy Spirit inspired yan. Ready for ano lahat yan, for mga lahat ng katuroang tama. Walang librong katulad yan. So, yun ang ating... Go ahead, Ate. Kaya yun po yung pinaka-purpose talaga ng Panginoon. Sinasabi niya, sinabi nga doon na He will save His people. Saka meron po tayong maling konotasyon na kung ikaw ay magiging mabait, kung ikaw parang Santa Claus lang, ano, na pag maging bait ka, meron ka regalo. Ganon. Hindi po, pero ang sinasabi po ng Biblia dito ay ang ating kaligtasan ay tanging. Kristo lamang. Kung titingnan po natin sa Hebrew 10 verses 1-4, makikita niyo doon na ang kautusan ay hindi nakakapagbigay sa atin ng kaligtasan, only sa ating pananampalataya doon sa namatay sa cross at nabuhay na muli. Kasi diyan po ay yung ating kaligtasan ay resulta ng ating relasyon sa ating Panginoon. Yan po ay resulta ng pakipag-ugnayan natin sa ating Diyos. By the shedding of His blood, yun po ang sinasabi eh. Only by the shedding of the blood, sabi nga, na magkakaroon tayo ng remission of sin, magkakaroon tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kung hindi nagbubuo ng dugo si Kristo para sa atin, siya na walang kasalanan. Kasi kung kaya po natin, ito lang po yung palaisipan sa atin, kung kaya natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti o pagsunod sa 10 kautusan, hindi na po kailangan mamatay ni Kristo sa cross. Kasi kaya natin eh. Kaya pala. Pero sinasabi ng Biblia, kaya na ipanganak muli, ipanganak si Kristo sa atin, kalagitnaan, ay dahil hindi natin kayang bigyan ng kaligtasan ng ating mga sarili. Dahil ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan kay Kristo lamang. Wala nang iba. Hindi po natin ito makukuha sa balik-tatim po natin ng konti, yung organization namin. Hindi ka masisave maski na ikaw pa ito meron sa loob ng Boston Christian Community Center. Maski na ikaw ay mayroong 10 reliyon, hindi ka kayang masave niyaan. Only dun sa nanampalataya at tumanggap kay Kristo, sila lamang ang tinawag na anak ng Diyos. Kaya napakaganda po nito na kung babasahin natin ang ating mga Biblia, ay basahin po natin ito na merong pahintulot o merong pananalangin mula sa Panginoon na gabayan niya tayo sa God's grace. Kasi tunay po na ang buhay ay walang kalhulugan kung tayo ay wala kay Kristo. Dahil si Kristo po ang buhay. I am the way, the truth, and the life, sabi niya. Apart from Jesus, na siya ang buhay, na sa kanyang katotohanan, siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung wala si Kristo sa buhay natin, ano pa po ang pinaglalaban natin? Ano ang dahilan ba't ka nabubuhay? So, mabubuhay ka lamang panandalian dito sa mundong ito. At tandaan po natin, merong buhay na walang hanggan. Saan po natin gugugulin yung buhay na walang hanggan na yan? Kung hindi natin ito, i-invest yung buhay natin sa kamay ng ating Panginoon. At habang may oras. Po, right. Opo, during Christmas, yan po ay isang magandang... alalahanin. Alalahanin. Sa amin po, naghahanda din naman kami. Sure, naghahanda naman din po. Kaya nga lang, hindi ito yung nakapokus kami dito sa kung ano yung gifts, ano yung lulutuin, sino ang darating na bisita, paano ang kurtina. Hindi po kami gaano nagbibiyan. Kasi pag strike po ng 12 o'clock, ito po yung tradisyon na namin na na isang pamilya na pag-strike ng 12 o'clock ng gabi ng 24-25 ay doon po namin nagbibigay papuri at pasalamat kami sa Panginoon. Kasi ang pananaw po namin ay ganito, we cannot go without Christmas. Sa kaya namin matutulugan ang New Year. Kasi ang pinupuntos po namin ay ganito. Kasi pakapanganakan yan eh. Si Kristo na may hawak ng buhay ko ngayon at bukas, ang buhay ko ay nakatago sa kamay ni Kristo na pag maayos ang relasyon ko sa Kanya ngayon, hindi ko dapat katakutan ang bukas. Right. Dahil kung maayos ang relasyon ko, sabi nga po rito, God is with us, His name is Emmanuel.
He holds you in the palm of his hand. Sa araw-araw, why worry about tomorrow? Eh, ganung maayos. Hindi ko pababayaan ng Diyos. Never will I leave you, never will I forsake you. Kaya, kaya wala po tayong dapat ikatakot sa bukas kung narin yung kasama natin ang Panginoon. Tsaka sa mga negosyante, no? Paalala lang natin, Ate Abby, kandain niyo pong mga worries, alarms, at tsaka mga kung ano. Na hindi pa nangyayari, masyado niyo na agad binibigyan ng focus. Oo. Siguro magbigay kayo ng focus muna sa Panginoon and everything will fall into place for those who love God. Everything will work together for good to those who love God. Romans 8:28. Sabi naman po niya, Zipo, ba? Sinasabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mm-hmm. Tapos ano po yung all. And all these things. Lahat. Hindi niya sinabi na one-fourth, one-third, three-fourths. Hindi niya sinabi, hindi all these things. Ano yung mga three things na ito? Yung design ng puso mo. Mm-hmm. Yung mga pangailangan mo. Ibibigay ng provision. Right. Nako, ang sarap ng ating puntahan. But again, maraming salamat dahil naintindihan ng ating mga tagapakinig kung ano ang significance at layunin kaya siya pinanganak. Ano? Ulit-ulitin lang natin yan, Ate Avic, para lang ma-remind ang ating mga sangkatauhan na nag-worry. Ayaw natin silang bigyan ng burden. Ito pong programa namin. Gusto namin pag-aanin. Kaya pinapaalam namin po sa inyo yung mga katotohanan. Katotohanan will set each one of us free. God bless Ate Avic, mag-ingat ka po. And we'll see you soon. Miss you, Ate Loli. Thank you. We love you. Kamusta sa lahat? Kay Kuya Boyas, kay Shanin, yung anak. Okay. Maraming salamat sa ating naging kaagapay. Engineer Jeric Barreto, Maika, thank you for really working on our Zoom. At gaya na rin po sa Jello na at ang ating mga news writers, Rashid, at si Hiasiata kanina, si Engineer Jello Raimundo, at siyempre ang ating Sir Alex Calda, at ang ating Chairman D. Edgar Cabangon. Ito po si Loli Rivera Acosta. I'll see you tomorrow. God bless everyone. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan, sa DWIZ 882.